Noong 2006, ang karaniwang maalat na tubig dagat ay naging matamis sa Mehim Creek ng Mumbai, India sa loob ng isang araw at pinaniniwalaan ng maraming tao na ito'y isang milagro. Sinabi ng mga dalubhasa ng isang tao ay hindi dapat matakot sa mga bagay na di mo kilala o alam at karapat-dapat pang maging mausisa. At iyon mismo ang ginawa ng mga residente ng Mumbai sa mahimalang araw noong 2006. Ang isang kakaibang kaso, naganap ang isang pambihirang kababalaghan noong 18 ng Agosto 2006 sa Mumbai na patuloy na naging paksa ng interes hanggang sa araw na ito. Ang karaniwang maalat na dagat ay naging matamis sa Mumbai ng araw na iyon. Mausisa ang mga tao na bumaba sa baybayin upang makakuha ng tubig na sa kalaunan ay binansagang banal na tubig. Nagsimula ang insidente noong gabi ng 18 ng Agosto 2006. Ang tubig sa paligid ng Makdum Ali Mahimi Shrine na matatagpuan malapit sa Mehim Creek sa Mumbai ay biglang nagsimulang maging matamis. Nagsagawa ng mga pagsubok ang Brihan Mumbai Municipal Corporation o BMC at napag-alaman na ang tubig ay mayroon lamang 600 particles per million na pagkamaalat kumpara sa karaniwang 10,000 particles per million. Nang magsimulang pag-usapan ito ng mga lokal na tao, kumalat ang balita ng napakabilis na parabang isang apoy. Pagdating ng hating gabi, ang mga tao mula sa buong Mumbai ay sumugod sa dalampasigan ng Mahim Beach upang makatikim ng lasa ng matamis na tubig na ito. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimula ding bumuhos ang mga ulat mula sa guharat na ang tubig sa Tital Beach ay naging matamis din. Doon din, maraming mga residente ang nagdatingan upang matikman ang himalang ito. Nagdulot ito ng mass hysteria sa mga taong nagsasabing ang kababalaghan ay isang himala. Maraming tao ang uminom at naglagay sa bote para iuwi sa kanilang tahanan. Sa kabila ng mga babala mula sa mga opisyal ng kalusugan na maaaring ang tubig ay mapanganib, ang mga tao ay patuloy pa rin na umiinom ng tinatawag nilang banal na tubig. Dahil ang tubig ay naging mas matamis, malapit sa Makdum Ali Mahimi Shrine, pinaniniwalaan ito ng mga lokal bilang blessings mula kay Sufi Saint Makdum Ali Mahimi. May mahigpit na mga babala mula sa mga opisyal ng India na huwag inumin ang tubig. Si Vilas Rao Deshmukh, punong ministro ng Maharashtra, India, ay nag-apila rin sa mga tao na huwag uminom ng tubig, ngunit walang nagbigay ng anumang pansin sa mga babala. Ang tubig sa lugar na iyon ay kilala na nakakatanggap ng toneladang dumi mula sa mga imburnal at basura mula sa mga industriya araw-araw. Ang mga tao ay patuloy na umiinom, naliligo at nangungulikta ng tubig sa mga sisidlan at buti sa kabila ng basura na lumulutang sa buong paligid. Natakot ang mga opisyal na ang pag-inom ng nasabing maruming dagat ay maaaring humantong sa isang matinding pagsiklab ng mga sakit na dala ng tubig tulad ng gastroenteritis. Sa kabutihang palad, walang mga ulat ng anumang mga sakit o paglaganap. Ayon sa mga geologists mula sa Indian Institute of Technology, Mumbai, ang tubig na nagiging matamis ay walang anuman kundi isang natural na kababalaghan. Naranasan ng Mumbai ang malakas na pag-ulan ng ilang araw bago ang kababalaghan na ito. Ito ay maaring naging sanhi ng isang malaking bugso ng sariwang tubig na naipon sa pagitan ng mga bato sa ilalim ng lupa malapit sa baybayin. Dahil sa pagkakaiba ng mga density, ang nakaimbak na sariwang tubig ay tataas sa tuktok ng tubig dagat at kakalat sa mga baybayin. Ito ang dahilan kung bakit matamis ang tubig malapit sa baybayin. Sa loob ng ilang araw, ang dalawang estado ay maghahalo at babalik ang lahat sa normal nitong estado ayon sa kanila. Mayroong ding iba pang mga paliwanag. Sinabi ng National Institute of Oceanography na ang tamis ay maaaring dahil sa pagbawas ng kontaminasyon ng dagat bilang isang resulta ng Mithi River
na dumadaloy sa Mayhem Creek. Ayon naman kay Guharat Val sa District Collector, Di Rawal, sinabi na ang dahilan ay maaring heavy monsoon. Ang dalawang ilog, ang Auranga at Banki ay bumaha at ang labis na tubig ay dumaloy sa karagatan. Muli dahil sa isang pagkakaiba ng density, ang matamis at sariwang tubig ay maaaring tumaas sa itaas ng maalat na tubig dagat. Eksaktong 10:30 ng umaga, noong 19 ng Agosto 2006, nagbago ang alon at nagsimulang sabihin ng mga tao na ang tubig ay naging mas matamis. Sa bandang 2:00 ng hapon sa parehong araw, ang lahat ay tila bumalik sa normal muli. Bagaman walang konkretong sagot tungkol sa kung ano ang sanhi ng kababalaghan, ito ay isang kamangha-manghang araw para sa mga lokal na residente na patuloy na pag-uusapan ito sa mahabang panahon. At dito nagtatapos ang ating kwento, mga kaalam. Maraming salamat po sa panonood at narito ang ilan sa ating nakaraang video na kung hindi nyo pa napanood ay siguradong mag-e-enjoy ka. See you next time, mga kaalam.